What's up mga kalapatids? Na-miss ko kayo. Medyo na-discontinue yung ano, may mga good news and bad news ako ulit. Yung last winner natin, pinuntahan natin, which is si Kenneth Medina, si Hack Dumlo. Pinuntahan natin last Saturday para ibigay yung kanyang winning prize na ano, na 3 kilong patuka. So, yun is barkada ko din yun. Nangyari guys, na tayo, no? Na, wag ito, iniputan ng, iniputan ni Netoy. Kakakarwash, kakahugas ko lang, iniputan naman. Ganun talaga. So, yun nga. Tao kay Kenneth, dala ko yung patuka. I shoot some video sa loft niya sa Akdog Loft. And I want to share to you yung mga quality at linyada ng ibon niya. Yun nga, most of my birds is galing sa kanila kay John Kenneth Quillapo tsaka Kenneth Medina. Ito actually may ano, ito. Bigay sa akin. Na-iano ko na yan sa isang vlog ko. And most of my bloodline here are Tomiso and VDB, direct line from Haimilim. Yung iba dito, Taiwan. Ito, tingnan nyo guys. Ito yung original pair ko. Tomiso, VDB, direct line from ano, Haimilim. Hybrid na tayo guys. And ito naman, pamana sa atin yan. Winstra tsaka Balbon. Tapos ito yung pinakaunang ibon natin, unang pair natin ng ibon. Tapos ito yan. Ito, kung di nyo alam mga lalain na ito, mga anak ng Taiwan yan. So yun nga guys, yan yung mga ibon natin. Nakalimutan ko na naman tanggalin yung ano, feeding tray. Galing sa kanila yung mga line ng ibon natin dito. And yung dalawang Taiwan na magka-pair dun sa baba is galing naman yan sa pinsan ko sa ano, sa Valenzuela City. Shoutout sa'yo, John Kelly Dula. Ayun, Saturday dinala ko yung patuka natin, 3 kilo. Tapos, bale, nagkarga kami ng mga ipapadala sa training ng mga ibon. Nung dahil wala pa, di pa nag-start yung kargahan. Ayun guys, na gano kami. Nagkasundo kami kumain ng pares dun sa pwesto ng pinsan ni kalapatid na Kenneth Medina. And yun, magpunta namin dun. Nung dumating kami dun, nung kinapkap ko na yung bulsa ko tsaka yung belt bag na dala ko, to my surprise, nawala na yung cellphone ko. Kaya medyo ano, yun nga. So, bigyan ko kayo ng tip guys. Anong gagawin mo kapag nawala yung prepaid SIM card or postpaid SIM card mo, no? Nung nag-research ako, sabi nila, sabi dun sa mga sa internet na basa ko, kailangan yung ano, yung SIM card casing. E kaso sobrang tagal na nung number na yun na gamit ko. Ayun. Naitapon ko na. So what other choice do I have? Ayun nga, kahapon nagpunta ako sa service center na inaanohan ko. And pinakuha nila ako ng affidavit of loss. Ayan. Affidavit of loss. Ayan.
So wala daw silang service doon ng pag-aayos ng ano, ng prepaid. Ang meron lang sila is postpaid. Kaya mapipilitan akong pumunta, maghanap in the area of Dasmariñas, Bacoor, o Rosario, SM Rosario. And I hope sana bukas yung sa Dasmariñas, and kasi yung daming restriction ngayon due to COVID-19. Ano? Yan. Yeah. Saklap lang kasi alam niyo yung phone na yung bigay sa akin ng kapatid ko yun. I think magto 2 weeks pa lang sa akin, wala pang isang buwan tas nawala agad. Kaya nakakalungkot. Pero ang blessing and pinakaswerte ko dahil may kaibigan ako, no. Yung kaibigan ko, yung phone niya na luma, ayun na sa akin. Ayun muna yung pinagamit ko kay Mama, at yung gamit ko ngayon is yung phone ng mother ko. So ayun guys, kaya hindi ako masyadong nakapagano at hindi ko na mai-share yung FIP winner na inabot ko sa kanya yung 3 kilong patoka. Pero ito guys, may good news ako sa inyo. Diyan banda sa may ano, sa bayan, Dasma bayan. If familiar kayo diyan sa Malihan Street sa may Magia, tapos may katabihan diyan na may mga sisig burger diyan, tapos mayroong Bob Sisig, yung Bob Sisig actually the name. Tapos may katapat yan na balayong. May katabi ang poultry supply. Sobrang mura ng mga poultry supply nila doon. And I highly suggest that place sa inyo guys. Kasi talagang sobrang mura. Punta lang kayo doon. And ask na lang kayo ng mga discounts. Bibigyan nila kayo ng discount. Actually, nakausap ko na sila. Sabi ko, I'm a vlogger and I'll be promoting your place para sa mas marami pang customer na maabot. So yun guys, abangan nyo yung mga susunod na announcement. Sayang kasi Saturday na wala yung phone, dapat Saturday night magla live streaming tayo, magbibigay tayo ng raffle na sa 10 mananalo na tig 50 pesos na load. Kasi yun lang yung kaya natin sa ngayon. Tapos may saklap pa na walang tayo ng phone, pero everything happened for a reason. Siguro may mas nangangailangan kaysa sa atin, no? Sana maglabas na mga ganda to. Gusto nyo mapanalunan yung mga anak niyan? Gusto niya? Pakita ko sa inyo yung sample na anak. Mga sample na anak. Sample na anak. Ito pa. Sample na anak. Papakita ko sa inyo. Yan. Pares na rin, no? Gusto nyo ba guys? Well, abangan nyo yan. Malamang maglalabas tayo nyan. At syempre tuloy-tuloy pa rin, magkakaroon pa rin tayo ng paraffle. At salamat tuloy kay Watch Sport TV at Watch Sports. At congratulations sa mga nanalo, no, sa ating paraffle. Medyo lalulungkot lang ako kasi alam nyo guys, naranasan ko mawalan ng cellphone, malaglagan ng cellphone sa Singapore. At yung kinalaglagan ng phone ko is a event. Actually, it's an event. Maraming tao. Vietnamese, Singaporeans, Taiwanese, Malaysians, Cambodians, Chinese, Australians, iba-iba, Norwegians. At ito, medyo actually natuwa ako sa nakapulot kasi she's a Chinese. Ayan yung picture. Nung napansin niya na naghahanap ako, may hinahanap ako, nilabitan niya ako, sabi niya, "Is this yours?" Sabi ko, yes. Tapos ang tanong niya sa akin para i-verify na sa akin talaga yung phone, is sabi niya, password. Yun, nung tinipe ko yung password, nung nag-open yung phone, sinoli niya sa akin. Dito sa atin, nakailang pabalik-balik na ako dun sa area, wala. Walang nagsoli. Siguro nagtago na. Nakailang beses kaming tawag ng tropa namin, ng mga kaibigan ko, pero wala.
gusto natin ng change, pero sa iba sa atin parang walang change, no? Mas nakatingin sila sa kung ano yung pansamantalang magiging saya nila dun sa makukuha nila na hindi naman sa kanila, kaysa dun sa ano, sa gagawin nilang tama. And by the way, yun nga, kung sino man yung naka-upload nun, medyo malas mo lang. Kasi may enjoy mo lang yan ngayon. At ilang araw lang, pupunta ako ng NTC to block the phone itself. Actually, tatanong ko na nga sa Globe Service Center kung kaya nilang i-block yung mismong phone. Kasi nasa akin yung box niyan and yung IMEI. Ayun lang yung kailangan to block the phone. So, good luck. At kung ibinenta mo yan, malas mo, mag-aaway kayo ng napagbenta mo dahil bigla na lang magbablockout yung cellphone na yan. So, ganun lang tayo guys, fair and square. Kung sinoli mo sana, di sana mayroon kang 200. Lang kaya ko eh, 200. So, sige guys, sasigasuhin ko na muna to. And salamat sa mga sumuporta sa ating paraffle at salamat sa mga winners at sa mga susunod pang mga winners. Muli from Pigeon, Abichu, babangan ninyo yung mga susunod pa nating mga pakulo. Well, hello po. Kung bago ko pa lang, nasa baba, subscribe, like, comment, tsaka share mo na rin para maraming ma-inspire, matuto, at magkaroon ng chance manalo sa mga parapol natin sa pag-iibon.